Ang kanyang coins po ay 1 piso na Dr. Jose Rosario, 1972. Kung hindi niyo pa po alam ang price ngayon, umaabot po yan ngayon ng 10K hanggang 20K. Kung may ganyan po kayo guys, pwede niyo po akong ipiin dyan. Hello, magandang araw mga kabarya. Welcome back to OMG TV channel. Okay? So, magandang araw sa lahat. Magandang araw sa ating mga subscriber, sa mga viewers natin, no? Doon sa mga silent viewers natin. So, napakarami. Kaya, magandang araw sa inyong lahat. Okay? So, meron akong i-share sa inyo mga kabarya. Ito yung bariya na pagbukas ko sa cellphone ko, mayroon ako nakitang nag-vlog ng bariya. So, dito sa kanyang vlog ay gagawa natin ng comment or parang reaction na din. Kasi nga, mayroon akong napansin dito sa kanyang vlog na parang sinadya or nagkamali lang talaga. So, ang vlogger na ito ay matagal na. Halos magkasabay lang kami nito or mas nauna pa to sa akin, no, sa pagbablog nito mga barya. So, meron akong napansin dito sa kanyang video na kakaiba yung estilo. Hindi ba kaya ito sinadya or pang-akit lamang sa mga viewers para mainggan yung magbinta ng kanilang mga barya. Okay? So, ito yung kanyang sinabi sa kanyang vlog mga kabarya. So, putol-putulin lamang natin ito kasi ay para hindi tayo ma-illegal, no, dito sa ating ginagawa. Okay? So, dalawa ito mga kabarya. Dalawang video itong gawa natin ng comment or reaction. So, ito yung una. Please guys, wag nyo muna scroll yan. Usap muna tayo sa ganyang coins. Ang ganyang coins po ay 1 piso na Dr. Jose Rosario, 1972. Kung hindi niyo pa po alam ang price ngayon, umaabot po yan ngayon ng 10K hanggang 20K. Kung may ganyan po kayo guys, pwede niyo po akong ipiin dyan para magkausap po tayo sa presyo. So, yun yung kanyang sinabi, no, mga kabarya. Ang 1 piso Bigus Rizal na itong kanyang sinabi dito sa video ay napakataas na raw ng value. At binibili daw niya ito ng 10K to 20K ang isang piraso na 1972. So, kanyang paliwanag kung bakit niya binibili ng ganitong barya ay ito daw yung ginagawang silver kasi daw hindi kumukha. Kung may ganyan po kayo guys, pwede niyo po akong ipiin dyan para magkausap po tayo sa presyo. Napakataas po ng value niyan. Binibili po sa akin niyan sa Baguio. Yan po pala ay ginagawa ng silver value. Dahil yan ay hindi kumukupa sa tagalan ng panahon. Kaya kung may ganyan kayo guys, PM ko. Kupas. So, i-correct natin, no? Ang 1972 at saka yung 1974 ay hindi talaga kukupas yan kasi nickel, no? Nickel ang composition yan. Tapos, hindi yan pwedeng gawing silver ang nickel. Iba yung silver, iba naman yung nickel. So, kung hindi kumukupas ang nickel, mas lalo pang hindi kumukupas yung silver. So, dito sa kanyang sinabing 10K to 20K ang isang piraso, itong 1972, so, siguro ay hindi na ako naniniwala dito mga kabarya pag ganito ang sinasabing presyo. Kasi, isipin mo, ang mintage nitong ganito na barya ay umaabot sa more than 180 million piraso ang ginawa, no? So, napakarami. More than 180 million piraso. So, pag binibili mo yan ng 20,000 isang piraso, ay sigurado naman na sa isang tao pa lang ay wala na. Wala ka ng kuhunan. So, ganyan, no? Sa presyo, hindi ako naniniwala mga kabarya. At hindi naman ako naniniwala doon sa sinasabing ginagawa itong silver. Kasi ang nickel ay nickel, ang silver ay silver. So, magkaiba sila. Kaya, dito sa kanyang sinasabi ay matawag natin na sa akin lang ay hindi ako naniniwala.
Iwan ko lang sa inyo kung maniniwala kayo. Okay? So, meron pang isang video dito mga kabarya na bigyan din natin ng pansin. So, ito yon. Pwede nating kolektahin, no, mga kapatid? Ay bibinhin ko po sa inyo sa halagang 3,000 up to 10,000 pesos. Sapan lang po muli natin itong 1 piso si Rizal na may taong 1972 at 1974. Ayan, makinig po kayong mabuti mga kapatid. Ganito po ang itsura, no, mga kapatid, ng 1 piso si Rizal na 1972 at 1974. Nakalagay po dito sa may bandang ulo ni Jose Rizal yung piso at yung currency niya. Ayan, nandito sa may gilid at yung pangalan niya, Jose Rizal. At ayun nga, napansin ko lang dito, baliktad po, no, yung taon. So ayan, no, 1972 at saka 1974. Barya na ibig sabihin itong nasa video. Okay? Tuloy natin. Ayan. Kapag ganito po ang paikot, ang ginawa nyo, ayan, nandito po yung taon niya, nandito sa may bandang P. So, ayun ang kanyang sinabi mga kabarya, no? Yung napansin daw niya dito sa 1 piso Jose Rizal ay baliktad ang taon. So, kaya niya binibili ng mahal daw ang presyo kasi nga baliktad daw ang nasa likuran. So, yun nga guys, no, mga kabarya. Yung 1972 daw at saka 1974 ay baliktad daw yung likuran. So, yun ang napansin ko mga kabarya kasi binibili niya ito sa aabot sa 10K ang isang piraso daw. Dito sa kanyang video at yung napansin ko lang ang vlogger na ito ay matagal na rin, no, mas nauna pa yata sa akin or magkasabay lang kami. Imposible naman na hindi niya alam na yung mga 1 piso Bigo si Rizal ay baliktad lahat yung likuran kasi nga yan ay tinatawag na orientation. Itong mga barya natin ay meron silang orientation. So sa mga luma na barya, tulad nitong ginawa sa 1972 hanggang 1974, ay baliktad talaga ang likuran lahat kasi nga tinatawag ito na coin alignment. So, ang orientation ng barya ay dalawa yan. Merong coin alignment at saka merong middle alignment. So, pag tinatawag na coin alignment, yun yung baliktad ang likuran. At ang middle alignment naman ay parang medalya na kung saan nakatuon yung itaas ay doon din nakatuon yung sa likuran. So yun ay middle alignment. So hindi siya baliktad mga kabarya pag natawag na middle alignment. Ngunit dito sa 1972 at saka 1974 na 1 piece of Bigo si Rizal ay talagang baliktad lahat yan kasi nga coin alignment. So yan, no, ang pinagtataka ko dito sa nag-post nito. Di parang sinadya na tawag pansin lamang sa mga tao para marami yung mainggan yung binta sa kanilang mga piso kasi nga sinasabi niya dito mahal kasi nga ang ibig niyang sabihin is parang error yung ating 1 piso Bigo si Rizal kasi nga baliktad yung likuran. At sinasabi pa niya dito na bibilhin niya ito sa malaking halaga. 3,000 up to 10,000 pesos ang bili niya sa isang piraso. So yun nga mga kabarya, no, kaya natin bigyan ng pansin ito kasi nga tayo ay bumibili din ng ganito mga barya mula pa noon pero hindi naman ganun kataas yung presyo na kuha natin. So depende sa kondisyon. Yung magandang kondisyon ay medyo mahal din pero yung luma na talaga ay sa ibang kolektor nga ay kilo-kilo na yung kanilang kuha, no, per kilo na. Yung dito sa OMG TV channel, dati ay binibili natin yan ng 5 piso hanggang 20 pesos ang isang piraso. So, depende rin sa kanyang kondisyon. Meron naman tayong binibili na 2,000 pesos pababa. Yun ang pro version nitong 1974. At meron naman tayong medyo mataas pa sa 1,000. Yun yung mga uncirculated at saka special uncirculated na ginawa dito sa 1 piso Bigo si Rizal.
So dito sa vlog, meron silang presyo na 10k to 20k yung video na tiningnan natin, at yung isa naman ay meron siyang 3k to 10k ang kanyang kuha. Pero huwag masyadong maniwala, huwag naman tayong aasa kasi baka masaktan lang tayo, no, doon sa mga sinasabi nila. So ang coin collector na ito ay sinasabi ko na matagal na rin ito sa pagbablog. Imposible naman na hindi niya alam yung 1 peso bigo si Rizal, na baliktad talaga ang lahat na 1 peso si Rizal. So parang sinadya. Kayo na ang mag-decision, mga kabarya, kung ano ang tingin nyo sa vlog na yun, sa video ng isang vlogger. So kung meron kayong idagdag na impormasyon, mag-comment lamang sa baba nating video. At kung ano yung mga idea nyo na kung bakit ganon yung style nitong pamimili ng mga vlogger na nakita natin sa video. Okay? So, ito lamang at maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutan ang OMG TV channel. Yun sa hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe kayo bilang suporta sa ating channel, para lagi tayong makagawa ng mga iba pang mga video, no? Lahat ng mga coins na hindi natin alam ang mga info, so kailangan nating i-vlog yun para sa dagdag detalye ng mga barya na makita natin, or hindi natin alam na biglang dumating sa atin yung mga ganong barya. At kung meron kang kaalaman tungkol dito, ay hindi ka na magulat, no, sa kanyang presyo. Okay? So, ulitin ko, magandang araw sa lahat, and God bless.